So, bago tayo mag problem solving, kailangan muna nating alamin yung paano ba isosolve. So, the steps in solving a hydrostatic force on curved surface, in a step by step ko na siya. So, for number one, we have to solve for the horizontal component Fx, or minsan tawag rin sa kanya is Fh. So, Fx and Fh meaning x-axis and horizontal. So, yun yung pahiga na component. As you can see dito sa figure, itong medyo may kulay bilog, kulay green na bilog. Itong dFx sa pinakababa, yan yung horizontal component. Paano natin makukuha ngayon yan? Syempre, using the formula, Fx is equal to gamma h bar a, para ka lang rin ditong kumukuha ng horizontal hydrostatic force on plane surface. So, from the previous lesson, may kaakibat pa rin siya dito sa curved surface. So, para ka nagtitreat as if kukuha ka ng unit weight multiplied by h bar, where h bar is the projected vertical height to the centroid, katulad lang nung dati. Multiplied by area, where A is the area of the plane section surface. So, in this case, curved na siya, no? So, the term is curved surface, pero projected siya vertically. So, kung ititingnan mo siya sa side view, lapat lang yan na rectangular shape. Kagaya nitong figure na to, so kung curve siya from the side view, kapag tiningnan mo siya front view, so rectangular lang din yan, projected mo yan, ganyan. Where yung height mo dyan, or y, yan na rin yung height nitong curve measured from A to B. And then, kapag i-project natin siya isometrically, so, itong line na to, yan, diba, nakikita nyo, as para siyang prism, where itong y niya nga, yung distance, yung height niya, and then, length, L naman, is the length. So, later on, I will show you a 3D naman nito, so, mas madali siyang maiintindihan. So, for the step 1, again, solve for the horizontal component Fx. Ngayon naman, for step number 2, you have to find the vertical component Fv, or minsan naman Fy. So, pareho lang yon, no? Y meaning y-axis, V meaning vertical. So, ito, bagong concept sa inyo siguro. Kukunin nyo siya na gagamitan nyo ng formula of YV, gamma V, where gamma is the unit weight of the fluid and V is the volume of fluid above or below the curved surface. So ito kasing concept naman ng vertical component, para kang nagtitreat na ito na yung bigat or weight in kilonewton or pound ng water or liquid surface na nag-a-act above or below your gate or curved surface AB. No. So, sa makatuwid, weight lang yan. As in, bigat. Recall natin, weight lang. Madali. Diba, unit weight is weight over volume. So, kung i-transpose ko yung weight sa kabilang equation, equate natin, unit weight, volume, is just equal to W. So, parang ganun yung concept niya dito. Kasi nga, we are dealing with the weight of the liquid above or below the curved surface. So, ang kahalagahan nito, for example, ito yung curved na surface mo. So, yan, letter C. Parang quarter moon. Ayan. So, ito, shaded part, yung curved surface niya. Yung ating kukunin na liquid
measured from the surface itong drawing ko, ipoproject ko siya. Ayan, I will project an imaginary line. Yan, o, diba, nakikita nyo? Itong curved surface na to, ang kine-carry niya na width is the liquid above that curved surface. So, yan, diba, itong free body diagram na ito, yan yung corresponding FV or FY niya. So, ang kukunin mo dyan, syempre, from the figure, diba, may nakikita kayong shape. So, importante dito na kunin natin ang area nitong shade, nitong boundary na to. Kunin natin yung volume, tapos mumultiply natin siya sa unit width of the liquid na kinoconsider or given sa problem. Yun. And paano natin makukuha yung volume na yan? Ito, e-equation ko. Itong volume na yan, using syempre geometry, kung halimbawa given is curve na circle, so kukunin mo yung volume by using the formula area by length. Ang length mo dyan, yung i-project ko isometrically, so given naman yan palagi. So kung meron ka dyang length, so para ka nagtitreat ng cylinder ano, or prism. So, area of the shaded part by length is equal to the volume. Ayan, kung titingnan mo siya 3D, ayun, yan, lipat ko. Wow! So, in this figure, as you can see, itong kulay white, yung cursor ko is the curved surface. Tapos, ayan, imagine niyo na lang na itong kulay blue na medyo lumulutang sa kanya is the liquid surface. So, ayan, tingnan natin siya front view, side view, tingnan natin lahat ng views, yan, front, diba? Pipapakita ko lang sa inyo yung kanyang projection, ano, para na-imagine natin siya 3D. Para di lang ako puro by the plane surface lang or something. So, ganito yung kanyang orientation. So, yung medyo kulay blue na part, yan, tubig yan. Imagine nyo na lang. Tapos, rotate ko. So, ganyan ang ating treatment for curved surface. Opo. Ayan, oh. As you can see, kapag tinignan mo siya dito sa front view niya, so, meron nga naman siyang kurba, no? Tapos, itong part na nasa taas niya, yung kulay blue, medyo deeper blue na, ano, shade yan. That is all the liquid na kine-carry nitong ating curved surface. Yan. And then, that projected naman, oh, yan. Length yan. Yan yung given na length of the curve. Tapos ngayon, pag tinignan mo siya side view, ayan yung tinutukoy ko na paulit-ulit ako. Itong pag tinignan mo, diba, yung projection ng curve nagiging parang rectangular shape na lang siya. So, wala kang makikita dyan na curvature. So, ayan, in-screenshot ko na lang siya, no? Yan na yung ating 3D view of the curved surface. Ayan. So, I will draw a diagram of the force, vertical force acting on the curve. Tapos, meron din tayong syempre, horizontal. So, that is the FH, horizontal force. Di meron kang vertical, meron kang horizontal. Minsan naman, kapag ang final answer is kailangan naka-F, resultant force F. So, kukunin mo lang naman dyan yung square root niyang vertical saka horizontal. That force also acts on the center of pressure. So, may idea man na kayo kung paano kinukuha yung center of pressure, no? So, ganyan yan. Tingnan nyo, yung weight ng liquid, yun yung FB. Tapos yung FH naman, gamma H bar A. So, ayan. If the question asks for the resultant force, get the square root of F is yan, yan yung resultant force. So, get Fx squared plus Fy is square.
from triangulation yan ng, di ba, pag kumukuha ka ng resultant force. So, from rigid bodies, so, ganyan yan. Kaya tayo kumukuha ng square root of the squares of the fx and fy. Yan, siyang galing yan. Ngayon naman, kung halimbawa lang naman na kunin yung angle of inclination nung theta, so tangent theta is fv over fh. So, dyan lang din naman yun na in case lang, pero bibihira pa naman yung may problem na tangent theta ang tinatanong. Usually, f lang. Diba? Or fv over fh or fy over fx, that is the arc tangent of the angle inclination. If theta is asked only, pero pag hindi, so f ka lang. Yan. Now, syempre, hindi lang nagtatapos sa magnitude ng force ang problem. Minsan, hinahanap rin yung location of the horizontal force fx. To get that, get the formula for the location of y sub p, or simply yung ating, diba dati, the location of center of pressure, where y bar plus ig over ay bar, just like solving in plane surfaces, so you get the projection of y bar measured from centroid and yp measured from center of pressure plus eccentricity. Eccentricity dyan yung ig over ay bar. Yan. Kukunin mo yung yp. Tapos, number 5, if the question asks for the location of vertical force fy, take the principle of Arrhenius' theorem, where the moment of all is the sum of all the moments component. Nakakaloka. In this case, we will treat moment as if it is an area na. So, area multiplied by x bar is equal to the summation of all the area na component nun. So, ano ba sinasabi ko? So, for example, meron kang composite, or meaning dalawang klase ng area. So, area 1 plus area 2. And yung location ng centroid niya, measured from x, yaan yung magiging component nitong equation na ito. So, alam ba, kung ilang shape yan, syempre, kailangan mo yung i-consider. Tapos, where itong A, na yan yung area total. Area total of the section. So, lahat na yan. Bale, completos recados yan. X bar, yung hinahanap nga natin na location of the X component or centroid measured from the x-axis. So, therefore, ang kukunin lang lagi natin kapag horizontal force ay yp, tapos kapag vertical force x bar. So, later on, may mga example naman tayo para mag-gets nyo yan. Okay?